Tuwing November, itong November na to, no, meron tayong series and it's all about being anchored. Alam niyo po, pag sinabing anchored, ito ay parang angkla na katulad ng sa isang barko, sa isang bangka, ano, na kung saan pag sinabing angkla, ito ay iniuhulog at dapat kumakapit, ano, sa ilalim ng tubig, doon sa merong lupa, ano, na kapag wala itong kinapitan, gagalaw yung barko, magpapatianod na lang yun. Kaya yung mga barko na gagawa nilang mag-park o tumigil dahil sa angkla na meron. And alam nyo po, ito yung kailangan natin. Kailangan natin sometimes hindi tayo galaw ng galaw, go lang ng go, pero kailangan din nating tumigil at times. And there may be time na kung saan ang kailangan natin gawin ay magbaba ng angkla natin. Kailangan natin mag-pause for a moment dahil ang dami nangyayari, lalo na sa fast pace na meron tayo sa kapanahunan na ito. Alam ko, galing ang iba sa inyo sa work, galing ang iba sa inyo sa school, maraming assignments, di ba? Lalo na pag magpapasko, parating na ang mga exams at mga marami pang ano, assignments. And alam nyo, kailangan natin mag-take ng pause for a moment, kailangan nating ma-realize saan ba tayo, ano ba yung lugar natin sa panahon na to. And minsan, para sa atin, hindi natin alam kung saan ba natin ilalagay ang ating sarili dahil pwedeng may mga nangyayari sa buhay natin and ganun din naman sa ating pamilya, sa ating relationships, ano. Hindi natin alam minsan kung sino ba yung pagkakatiwalaan din natin. Maaring mapumunta tayo dito sa lugar na to, naghahanap tayo ng purpose, naghahanap tayo sino ba yung mga pwede mo maging friends dahil marami rin tayo dito mga naging friends na po pwedeng siya yung best friend mo dati pero siya pala yung naging worst enemy mo na ngayon. Ano? And alam niyo po, ang pag-uusapan natin is no one else but Jesus sa hapong ito dahil alam ko, marirealize natin na walang ibang hindi mangiiwan kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Alam niyo po, ang topic natin sa hapong ito is all about anchored in grace. Sabihin nga natin, anchored in grace. Alam nyo, pag sinabing biyaya, alam ko pumapasok sa isip nyo lagi, ano? Biyaya, ano kaya yun? Baka merong akong pabor, merong something na bago, o kaya nakangiti ka dahil alam mo merong kang tatanggapin, di ba? Kapag ang katabi mo hindi nakangiti, hindi masaya, ibig sabihin, madalas lang yan. It's either malungkot yan dahil may nangyari sa kanyang buhay o kaya walang pera. Okay? Yun lang yan. Ano? Tanong mo katabi mo, wala ka bang pera? Okay? Kasi baka masyadong seryoso yung katabi mo. Okay? So, ngayong hapong ito, pag-uusapan po natin ay ang Book of Ephesians chapter 2. Ano? And alam niyo po, ang Ephesians chapter 2, bago natin yung basahin, gusto kong bigyan kayo ng background. Ang background po nito ay, ang sumulat nito ay isang apostol ng Panginoong Jesus. Walang iba kung hindi si Apostol Pablo. At alam niyo po, ang lugar ng Epeso ay isang lugar na kung saan hindi po ito yung kung saan galing ang mga alagad ni Jesus. Hindi ito Israel. No, ibang lugar ito, malayo ito doon. At ang bansang Epeso po, ang lugar ng Epeso ay na matatagpuan po sa lugar ng Europe, ano? Sa lugar ng Mediterranean, okay? At ganun din naman, ang mga sinusulatan ni Apostol Pablo nung panahon na to ay yung mga kumikilala kay Jesus. Ano? Yung nakakakilala kay Jesus. And alam niyo po, ang bawat isa sa atin dito ay we believe, ano, that the Philippines is a Christian nation. Amen? Pwedeng kilala nga natin si Jesus sa kanyang pangalan o kaya nakwento sa atin ng ating mga magulang, pero actually kailangan natin siyang mas makilala pa sa ating buhay. Katulad ng mga taga Efeso. Okay? Now, itong sulat na ito o aklat ng Efeso ay hindi po ito, ano, hindi ito yung para sa iyo talaga inintend ni Apostle Paul isulat. Kailangan mo maintindihan na ito para dun sa mga tao nung unang panahon. Pero
Hindi porkit halimbawa mensahe ito ni Apostle Paul sa mga tao noong unang panahon, eh parang sa iyo ngayon, wala na itong effectivity o hindi na ito tumatalab sa iyo. No? Alam niyo po, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay ito po mismo ay testimonya ng mga nakakita kay Jesus Christ, kaya nasulat po ang Bible. Ito, tignan nyo ha. Paano nyo masasabi na meron kayong lolo or great-grandfather, great-grandmother, ano, kung walang nagkwento sa inyo na nakita ko yung lolo mo? Okay? Nakita ko yung kalululuhan mo, anak. Pwedeng sabihin sa'yo, di ba? Alam mo, hindi tayo galing sa tao. Galing tayo sa aso. Di ba? Pwedeng sabihin sa'yo gano'n, ikaw paniwalang paniwala ka. Dahil bakit? Merong nakakita, may tumestigo. And sa atin, makikita natin ang Biblia, wala naman talagang sumulat, o wala naman talagang nasulat si Jesus, pero merong mga nagsulat tungkol kay Jesus. Okay? And hindi lang isang tao yung sumulat tungkol kay Jesus. Napakaraming mga tao. Hindi naman sila hibang, hindi naman sila merong sinto-sinto, mga normal din silang mga tao. Actually, marami pa nga silang iba't ibang mga ginagawa. Yung isa, isang scholar mismo talaga, nag-aral parang sa UP, nakapag-aral sa isang mataas na paaralan. May isa, isang mangingisda, may isa, siya yung tax collector, o sa panahon natin, siya yung BIR, okay? And alam niyo po, magugulat tayo sa Bible, kasi ito mismo, pagbasa natin mamaya, ano, makaka-relate ka. Sabi mo sa katabi mo, makaka-relate ka. Okay? Basahin natin. Sino dito ready na? Amen? Okay, verse 1 ng Ephesians chapter 2. Sabi dito, dati, parang mga patay na kayo sa harap ng Diyos. Kasi makasalanan kayo at hindi kayo sumusunod sa Kanya. Ito ha, alam nyo na nauna na sabihin ni Apostol Pablo sa kanila na dati mga patay kayo. Ito, parang ganito no, nung mga bata tayo, ewan ko kung naging expression nyo ng kaibigan nyo, yari ka o patay ka sa tatay mo, susumbong kita, nakuha nyo. Dahil bakit? Anong ginawa nung merong kasalanan? May hindi siya magandang ginawa talaga. And gusto mong isumbong dahil may kaparusahan. Tama ba? Now, ginamit ni Apostol Pablo, ito ha, way back thousands of years ago na ito nakakalipas ha. Pero magulat tayo, yung expression pala na yun, hindi lang nung panahon na bata tayo. Dati pa pala yun, no? Parang mga patay kayo sa harap ng Diyos. And hindi lang po yan tumutukoy dun sa expression, kung hindi sa spiritual din. Pwedeng buhay ka, nakakapagsalita ka, ikaw ay gumagalaw, pero sa mata ng Diyos, ikaw pala ay patay. Dahil bakit? Ano daw? Kasi makasalanan kayo. Ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Tama ba? Ay, hindi nag-i-amen yung iba, mga banal, ano? God bless you. Talagang, mukhang marami ka talagang, maraming ilalagay siguro si Santa Claus sa ano mo, sa Christmas, ano? Alam nyo, lahat tayo ay makasalanan. And one thing na hindi aaminin o mahirap aminin ng isang tao, siya yung nagkasala. Marami tayong napapanood sa television, even sa news, ini-interview. Huli na sa akto, naka-video, ang daming testigo, nagsasabi pa na, ginawa mo ba yon? Hindi po talaga. Yung todo deny pa hanggang siya ay mamatay. Huli na nga sa akto. Ang hirap aminin na tayo ay makasalanan. Pero sinabi dito ni Apostol Pablo, no, ni Apostol Paul, na ito yung identity nyo. Kailangan nyong ma-realize at kailangan nyong tanggapin na kayo talaga ay makasalanan. Personally po, kahit ako, meron akong kasalanan. Yung katabi mo, tignan mo. May kasalanan din yan. Ano? Hindi mo lang alam kung ano. Okay? Pero, may mensahe ang Diyos sa mga makasalanang tulad natin. Tignan nyo ha, sila mismo, akala kasi natin, di ba parang, teka,
ano eh, hindi ako pwede sa church kasi makasalanan ako. Diba, madalas iniisip ng marami, ayoko umatin kasi marami akong pagkukulang sa Diyos, marami akong kasalanan, pero hindi natin nare-realize na si Jesus mismo, siya nga yung lumalapit sa mga makasalanan eh. Siya pa nga yung sumasama sa kanila. Siya pa yung umaabot sa kanila. Dahil gusto niyang luminis ang bawat isa sa atin. Amen? Next, number two. Anong sabi dyan? Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. Nung time na yon, yung masamang diskarte ng mundo ang sinunod nyo. Sinunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang sa mundo ngayon at kontrolado rin niya ang taong hindi sumusunod sa Diyos. So sa madalit sabi, pag ikaw pala ay sumusunod doon sa kagustuhan na hindi gusto ng Diyos, may kumokontrol sa atin. Sino yon? Mga evil spirits. So kung ikaw ay kinokontrol ng evil spirits, hindi Diyos mismo yung kumokontrol sa'yo. Kaya minsan nagkakanda, sira-sira ang buhay, parang feeling natin wala tayong pag-asa, check natin, baka, teka, may kumokontrol kaya sa akin? Bakit kaya ako puro kasalanan? Ba't kaya ako hindi makalaya sa bisyo? Ba't kaya hindi kaya ako makalaya sa addiction? Okay? Ba't kaya hindi ako makalaya doon sa pains or sa hurts na meron ako? Ba't kaya hindi ako makalaya sa iba't ibang mga bagay na alam kong kasalanan? By the way, alam niyo po ang tao, may inner yan na realization na siya ay nagkakasala. Alam niyo kung wala tayong realization na tayo ay makasalanan, aba, kahit sino na lang ho, pwede hong magpatayan dito. Dahil bakit? Nasa isipan natin, pag naman namatay ako eh, sa wala lang ako, wala naman mangyayari. Kahit anong gawin ko, okay lang ako kasi yung iba naniniwala sa reincarnation, mabubuhay naman ako ulit. Pero alam mo deep inside you na pag may ginawa kang di maganda, may balik yun sa'yo, for sure. Pwedeng hindi man sa buhay na to, pero sa susunod. And alam mo rin, deep inside you, kaya ka gumagawa ng mabuti kasi kapag gumawa ka ng masama, pwedeng may hindi magandang ang mangyari sa'yo. Kaya lang, ang conflict sa loob-loob natin mismo, teka, gumagawa akong mabuti. Kaya lang parang, ba't ganun? Madami nga akong nagagawang mabuti, pero parang mas marami yung masama. Imagine ha, tayo palang makapag-isip ng di maganda sa kapwa natin, that itself is a sin. Isipan mong nakawan, duraan, chismis, lahat yun, kasalanan na kaagad. Iniisip mo palang, kasalanan na. Wala ka pang ginagawa, physical, kasalanan na. Kaya ngayon, sinasabi ni Apostle Paul, verse 3, sabay-sabay nating basahin, actually, sabi dito, no, ganito tayong lahat noon, yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Kaya sa natural nating pagkatao, okay, anong sabi? Pare? Walang exempted. Kasi bakit? Alam natin, ang consequence ng kasalanan ay kaparusahan. Eh, imagine natin ano, kung ang isip ng mga tao ay okay lang ako na gumawa ng masama kasi wala namang kabuluhan tong buhay na to. Pag namatay naman ako, wala naman. Parang back to zero lang. Wala namang mangyayari sa akin di maganda. So gawin ko na kung anong gusto kong gawin. Imagine ano, lagi ko po itong ina-example sa preaching ko. Kung ikaw si Hitler, pumatay ng 6 million na tao, for sure, alam mo sa sarili mo, merong balik yun. Pero kung ikaw si Mother Teresa na tumulong sa milyong mga tao, for sure, alam mo na nasa safe place ka. Pero,
Ito ngayon makikita natin. Kung wala talaga tayong konsensya sa ating mga sarili na ramdam natin, parang okay naman lahat, hindi naman kasalanan, baka pwede tayo maging Hitler lahat. Pero, hindi natin ginagawa yun dahil alam natin deep inside, merong kaparusahan ang kasalanan. Tama ba? Kahit ikaw isang tao na kine-question mo si God, bakit ba may Diyos? Pero alam mo sa sarili mo eh. Kahit hindi sabihin sa iyong may Diyos, alam mo nagagawa ka rin ng mabuti dahil feeling mo sa mga ginawang kasamaan mo, kaya ka gumagawa ng mabuti para matabunan yung kasamaan. Pero sa totoo lang, hindi kayang matabunan ng kabutihan yung dami ng kasamaang nagagawa rin natin. Ito pa nga lang eh, pagdadamot eh. Diba? Pangunguha ng rice ng katabi mo sa kainan, diba? O kaya, yung kapatid mo, nilalamangan mo, yun pa lang ay isang kasalanan din. Pero ang sabi ni Apostle Paul, ganito tayong lahat noon. Yung buhay daw na yon, pag ikaw talaga kumilala kay Kristo, meron kang dating buhay. Nababago pala ang buhay pag ikaw ay lumalapit kay Kristo. Kaya, anchored in grace, dahil yung angkla mo, hindi nakababa at nakasabit doon sa kung ano yung meron ka sa sarili mo, kung hindi nakaangkla ka doon sa biyaya na meron ang Diyos sa buhay natin. Makikita natin yan ngayon sa verse 4. Anong sabi dito? Sabay-sabay nga nating basahin. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Alam niyo po, yung awa, libre yun. Yung awa, hindi yun binabayaran. Hindi yun pag may ginawa kang mabuti, gagawang ka ng mabuti pabalik. Ito ah, bakit natin kinakaawaan ang isang tao? Usually, bakit ka naawa? Kasi may nakikita ka sa kanyang hindi magandang kalagayan. Gusto mo siyang abutin na kahit meron ka man lang gustong ibigay sa kanya, makapagpangiti man lang sa kanya kahit konti. O makabawas dun sa alam mong dinaranas niya. And alam ni Lord na kung saan ang bawat isa sa atin nasa isang hindi magandang kalagayan dahil tayo ay makasalanan. Alam niyo po, pag sinabing makasalanan, hindi mo kaaway yung katabi mo, yung nanay mo, tatay mo. Ang kaaway po natin ay ang Diyos. Parang ganito, no? Ikaw, sumusuway, kung meron dito may anak, ano po, o kaya may kapatid, ginagawang ka ng masama, hindi ka sinusunod, sinusuway ka palagi ng anak mo o ng kapatid mo. Pero pagtapos nun, parang may conflict. Ang tawag sa English, medyo malalim yung word, ano? Oxymoron. Okay? O, may bago kayong ano, no? Word, ano? So, oxymoron, ibig sabihin nun, conflicting feelings yon. Okay? Na po pwedeng nararanasan ng isang tao. Parang galit siya, pero at the same time, mahal niya rin. And ganun din yung feeling ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo merong nare-realize na ganito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kanina kinakanta natin, di ba? Sukdulang pag-ibig. And kailangan nating ma-realize talaga sa ating buhay yung sukdulang pag-ibig ng Diyos. Dahil tignan nyo ito, no? Verse 5, anong sabi dito ni Apostle Paul? Kaya, kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Niligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. Alam niya yung kalagayan natin, isang kaawa-awang kalagayan. Bakit? Alam niyo po, ang isang makasalanan, kapag isa kang makasalanan, anong meron? Merong parusa. Imaginin mo ang sarili mo kung ikaw pala yung nakapako sa krus. Dahil bakit? Kapag may nakapako sa krus, way back thousands of years ago, dahil hindi na ito ginagawa ngayon, ano? Pag nakapako sa krus, ibig sabihin nun, siya ay makasalanan.
At alam niyo po, hindi ka dadamitan ng magarang damit, hubot-hubad po yan. Tapos yung mga tao, hindi po sila titingin ng matagal sa'yo. Dahil bakit? Pag tinignan kanilang matagal, silip lang sila eh. Kasi pag tinignan kanilang matagal, ang sa kanila, parang magiging marumi na rin sila katulad mo. Ibig sabihin, lalayuan ka. Outcast sa society ang ibig sabihin. And alam niyo po, dahil sa mga kasalanan nating lahat, yun talaga yung deserve natin. Yun talaga yung deserve ng bawat isa sa atin. Pero anong sabi nga ulit dun sa verse 5? Tingnan nga natin ulit, basahin ulit natin. Kaya kahit patay tayo spiritually, dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. So dati, parang, uy, yari ka, lagot ka. No? Hindi maganda yung kakahinatnan mo. Hindi maganda yung tingin sa iyo ng Diyos. Pero dahil pala kay Christ, ano nangyari? Hindi ka napatay sa paningin ng Diyos. Ikaw ay buhay. Makikita natin ngayon, merong pagbabago dahil kay Christ. Again, hindi to dahil sa good works na ginawa mo, hindi to dahil sa church na inatinan mo, sa relihiyong pinasukan mo, o sa pagbabasa mo ng Bible or sa pagpe-pray mo. Kanino? Dahil kay Christ. Okay? Kay Kristo pala ang dahilan kaya nabubuhay ang bawat isa sa atin ngayon. Ngayon, ang sabi dito, niligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. Alam niyo po, way back, bago pa magkaroon ng Christianity, Muslims, Buddhism, napakarami na po ng religion sa buong mundo. Way back, ang Egypt, meron pong mga gods and goddesses yan. Sumerians, meron din. And even the Jewish people, kung saan pinanganak si Jesus. Ano? Kung saan lipi pinanganak si Jesus, kung saan bayan siya pinanganak, meron din silang religion. What is that? Judaism. Okay? Meron silang ganong religion. And, eto no, kung yung mga bagay na yon pala, ang paraan para maligtas ang isang tao, dapat si Jesus, hindi na siya pinanganak at nagkatawang tao. Dapat hindi na siya nakialam. Pero dahil mahal niya nga ang bawat isa sa atin, kaya meron tayong December. Inaalala yung kapanganakan ni Jesus. Though hindi naman exactly talagang December, pero naaalala yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. Dahil bakit? Alam nyo, maraming paraan tayong iniisip para makarating sa Diyos, para matagpuan ang Diyos, pero hindi pala yun. May mga relihiyon na po. Eh kung may relihiyon na lang, sana sumanib na tayo lahat doon. Pero kailangan pala natin relasyon kay Kristo o sa ating Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Okay, verse 6, sabay-sabay nating basahin. At dahil united tayo kay Christ Jesus, binuhay tayong kasama niya at sinama niya na tayong mamuno sa langit. Verse 7, ginawa niya ito para pagdating ng panahon, maipakita niya ang sobra-sobrang kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin sa tulong ni Christ Jesus. Verse 8, sobrang, okay, next slide. Okay, yan. 1, 2, 3, go. Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith niyo. Okay, anong sabi? Dahil saan? Saan nga daw? Nakalagay ba sa, dahil umating ka ng church, dahil mabait ka ngayon, kaya eto, meron kang kaligtasan, niligtas ka dahil sa, gwapo, maganda. Hindi. Saan? Faith. Alam niyo po, imagine niyo parang tayo merong malaking pagkakautang. Sabihin natin, sino dito gustong 1 million? Taas kamay. Taas kamay. Sige, huwag kayong mahiya. Okay, 1 million na utang. Okay? Ayan ha.
Eto, imagine natin, lahat tayo may tigwa 1 million na utang, okay? Tapos, ako yung, ano, inutangan nyo. Wow, ang yaman ko pala. Ano? Okay, ako yung inutangan nyo. Then, dumating ang panahon, bawa, Sunday na ngayon, eto na yung bayaran. Sabi ng katabi mo, uy, Mari, nakaano ka na ba? Nakabayad ka na ba dun? Naku, wala pa akong mahuhulog, di ba? Pero, paano kung sinabi ko, isa-isa sa inyo, uy, yung ano, yung 1 million, wag mo na bayaran. Anong mafe-feel mo? Wow, di ba? Talaga ba? Uy, baka gina-joke mo naman ako, April Fools ngayon. Hindi kita gina-joke. Talaga? Baka nga maiyak ka pa eh. Tignan nyo ah. Ganyan yung tinuturo ni Jesus sa isang parable niya sa Book of Matthew, chapter 18. Pwede ba nating basahin? Okay? Basahin natin. Sa English na lang. Ayan. Ayan. Basahin nga natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Then Peter came up and said to him, Lord, how many times shall my brother sin against me? And I still forgive him up to 7 times. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but 70 times 7. Next slide. For this reason, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his slaves. And when he had begun to settle them, one who owed 10,000 talents. Alam niyo po, ito ah, isang talent equals to kabuuan na kita ng isang syudad. Yung syudad dati, 1,500 lang yung tao. Konti pa tao noon eh. Okay? 1,500 na tao. So, imath nyo na lang, halimbawa, kung minimum wage lahat yon, 1,500 na tao times 13,000. Okay? So, yung pag inad mo lahat yon, 1 talent yon. Okay? So, 10,000, napakalaking sum of money yon. Billion or trillions of pesos yon. Anong sabi dyan next? Sige, basahin natin tuloy-tuloy. Was brought to him. But, since he did not have the means to repay, his master along with his wife and children and all that he had. And, okay, next slide. So, the slave fell to the ground and prostrated before him, saying, have patience with me and I will repay everything. Anong ginawa? Talaga nagpatira pa, nagmakaawa. Please, pwede po ba, ano, ganito, mababayara ko rin. Verse 27, and the master of that slave felt compassion and he released him. Come on, man. Makikita natin, 10,000 talents. Ayan, kalimutan mo na. Parang ganun, yung 1 million, may utang kang 1 million, kalimutan mo na. Ang klase ng pagmamahal na meron ng Diyos sa bawat isa sa atin at yung biyaya niya sa atin, para kang merong malaking pagkakautang. Pero, sabi niya, huwag mo nang bayaran. Ngayon, anong mafe-feel mo pagtapos nun? Ikaw pa ba parang nahihiya ako? Hindi, di ba? Mas for sure, kapag halimbawa, pinatawad ka dun sa pagkakautang mo, lalo ka pang lalapit, di ba? As, oy, tubig po. Yan, di ba? Bibigay ka pang ganun eh, no? O kaya, lagi mo pang ano, kakamustahin, kakawayan mo lagi. Dahil bakit? Grabe yung ginawa niya sa'yo. Hindi mo kayang bayaran, pero hindi niya pinabayaran sa'yo. Ganun yung klase na merong pag-ibig ang Diyos sa atin. Kaya, para sa mga iba dito na Christian ka na, tas parang di ba nakaramdam ka rin minsan na nangihina, o kaya parang feeling mo, parang, alam mo yun,
na nando ka sa point na naglalaylo ka, tandaan mo lang lagi yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung paano niya pinatawad ang bawat isa sa atin. Kaya ikaw rin, kung meron kang sama ng loob, kasi context niyan, di ba, paano yung pagpapatawad? Kung ikaw meron kang sama ng loob, meron kang taong hindi mapatawad, meron kang mga hindi makalimutan, tanong mo katabi mo, ano yun? Okay? Huwag kang marites. Sabi mo sa kanya, huwag kang marites. Okay? Pero, eto no, kung meron mang ganong klaseng tayong nararanasan, alalahanin nyo lang yung klaseng pagpapatawad na ginawa ni Lord sa bawat isa sa atin. Hindi ka dapat patawarin, pero pinatawad ka. Yun yung biyaya. And sabi ng Book of Ephesians, chapter 2, verse 9, verse 8, okay? Sobrang bait ng Diyos kaya iniligtas niya kayo dahil sa faith niyo. At hindi yun dahil sa, hindi dahil sa binayaran mo yung utang mo, hindi dahil sa kaya mong bayaran yung salvation mo o yung kaligtasan mo. Tandaan niyo po, yung kaligtasan natin, hindi yan mababayaran ng good works. Hindi mo sasabihin kay Lord pagdating ng araw na, Lord, mas marami po yung maganda kong ginawa kaysa dito sa mga konting ginawa. Kasi you know it inside of you na marami kang, mas marami yung hindi maganda. Alam niyo po, sabi nga sa Bible, recorded pala lahat ng ginagawa natin. Sinasalita, lumalabas sa bibig, nasa isip, lahat din mismo ng actions natin. May nakakakita o wala. And wala kang maililihim. Dahil hahayag ang lahat. Pero, makakasure ka na, uy, may ganyan nga akong nagawa. Pero, pinatawad ako ng Diyos sa lahat ng yan. Kaya ngayon, tignan nyo, no? Anong sabi? Hindi yun, verse 9, hindi yun resulta ng mga ginawa nyo parang maipagmalaki ang kahit sino. Para walang maipagmalaki. Hindi mo sasabihin na parang, ha, aba, mas mahaba akong mag-praise sa'yo, men. Hindi mo sasabihin sa katabi mo na, oy, teka, absent ka nung Tuesday na prayer meeting, Thursday, ako, perfect attendance. Wala ka sa lolo ko. Lolo ko, tagal ng Kristiyano, ako rin, matagal na ako kay Lord. Wala yun sa'yo, ganun. Nasaan daw? Nasa ating faith. Pagtitiwala kay Lord. Alam mo sa sarili mo, sa efforts mo, hindi ka masisave. Walang salvation pagdating sa gawa. Saan meron? Faith. May nakalagay ba dyan? Hindi, di ba? Hindi yan resulta ng ginawa natin. Kung hindi dahil sa faith na meron ka. Kaya ngayon, kung meron kang faith, eto naman, kung meron kang faith, kailangan lalabas yung good works. Dahil bakit? Eh, di ba may faith ka kay Jesus? Ibig sabihin, mula sa araw na to, siya na yung kukontrol sa'yo. Tandaan natin na kanina binasa natin, si Satan daw yung, or evil spirits, pag sinabing Satan kasi, tumutukoy po yun sa kaaway ng Diyos. Okay? Hindi yun basta-basta tumutukoy sa isa lang. Okay? Basta kaaway ng Diyos. Ang evil spirits, dati, kumokontrol pala sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ngayon tayo'y tumanggap kay Jesus through faith, sino na kumokontrol? Sino? Parang di ka sure. Sino? Jesus. Mahina pa rin. Sino? Jesus. Kailangan sure ka. Amen.
Dahil kung ngayon kinokontrol ka ni Jesus at sinasabi mong Christian ka, hindi mo papahiya yung pangalan niya. In and out of your house, inside the church, outside the church, in your school, outside the school, kailangan kita si Jesus sa buhay mo. At kita yung ginawa niya sa buhay mo. Amen? Kaya ngayon, makikita natin na kung meron mang sa buhay natin na gusto nating pabago kay Lord dahil, Lord, alam niyo po, na-addict ako dito sa ganitong laro. Na-addict ako, Lord, sa ganitong gawain. Lord, ano eh, hindi ko matigil yung ganitong kasalanan. O kaya, Lord, may hindi ako mapatawad na tao. Lumapit ka lang sa Kanya. Kaya niyang magbago ng buhay. Amen? And alam niyo po, napaka-powerful din ang ating Panginoong Diyos. Dahil even His Word, ito no, Bible na binabasa natin, it stand the test of time. Ano ibig sabihin nun? For thousands of years, imagining nyo na preserve yung scriptures. And meron ding mga bago pang discoveries ngayon na talagang legit, hindi nabura, napalitan, ano, yung nakasulat, same na same. Maugulat tayo ngayon that what the scripture is saying is true rin sa buhay natin mismo. Hindi ito yung parang ako ata yung sinasabi sa preaching na yun. Ano? Alam niyo po, wala akong alam sa buhay niyo personally, pero ang word po ni Lord, sabi sa Book of Hebrews, it is alive, buhay, at active, kumikilos. Sharper than any two-edged sword. Matalas siya. Magugulat ka, parang tumutusok sa puso mo. Teka, parang ako yun. Pero sa totoo lang, hindi po kayo chinismis ng leader nyo sa akin. Okay? Huwag mo isipin yun. Sabi sa katabi mo, huwag mo isipin yun. Okay? Hindi kami nag-usap ng leader nyo. Pero I believe, si Lord yung kumakausap sa'yo. Amen? Now, verse 10, anong sabi dito? Sabay-sabay nating basahin. Dito na po tayo magtatapos. Sino masaya sa inyo? Okay, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para gawin natin. Ito no, yung unang sentence, ano sabi dyan? Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ay may gawa nun. Kung ano ka ngayon, nakita mo sarili mo, may pagbabago? Meron ka na ngayong desire kay Jesus, dati wala? Kung ano ka na ngayon, hindi ikaw yun. Si Jesus yun, yung may gawa nun sa buhay mo. Kaya meron po mga nagtetestify dito, nag-encounter sila, naranasan kasi nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Dati, hindi sila ganun. Hindi nga nila gusto mag-pray, hindi nila gusto mag-worship, hindi nila gusto umatin ng church. Kasi tingin nila sa church, boring. Boring ba? Okay? Sa church, tingin nila parang, ang tagal naman yun, salita, ano ba yung gusto ko na umuwi, oh? Dati ganun eh. And minsan, parang, ano ba tong Bible? Parang malulula ako eh, kakainin ata ako nito anytime. Pero nagugulat ka, gusto mo magbasa ng Bible. And you learn to pray then personally. Hindi na yung kabisado kung hindi coming from the heart. It is because the Lord is changing you. Unti-unti, from glory to glory. Amen? Sino dito ngayon, excited ka dahil anchored ka sa grace ni Lord? Kahit anong mangyari sa'yo, na anumang dumaan na problema, anumang pagsubok, hindi ka bibitawan ni Lord. Amen? Alam niyo po, darating na yung December, pag-uusapan naman natin all about, of course, syempre, ang ating Panginoong Jesus pa rin, pero we believe na from this point forward, magiging matatag ang bawat isa sa atin. And ano na lang eh, 1 month na lang, iiwan na rin natin ang taong 2022. We believe, kahit ano man mangyari, hindi ka gagalaw, hindi ka lulubog, ikaw
ay mananatili. Amen? Amen. Tayo ay tumayo lahat. Can we once again sing that song, ano? Yung sukdulang pag-ibig. Sinong na-bless sa kanta na yon, ano? Alam niyo po, yung sukdulang pag-ibig na yon, yun mismo, yung kayang gawin ni Lord at naiparanas niya rin sa buhay mo personally. Kung ikaw ngayon,